morning po. Welcome po sa ating daily devotional. Nagkaroon ka na ba ng time na na-influence ka para gumawa ng mali? O baka naman ikaw yung nag-i-influence sa iba para gawin yon? Today, allow me to read our scripture in Matthew 18 verses 6 to 9. Sabi niya dito, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitid mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Dito may dalawang influence kung bakit gumagawa ng kasalanan ng tao. Number one, gumagawa ng kasalanan ang tao because we are provoked by someone. Ito yung mga kasalanan na ginagawa natin dahil meron nag-influence sa atin para gawin yon. A good example of this sa Bible ay sina Adam at Eve. Sa una, wala naman talagang plano si Eve na kainin yung forbidden fruit, but because of the influence of the serpent, kaya niya kinain yon. Ganon din yung nangyari kay Adam dahil siya ay na-influence ni Eve na kainin yon. O kaya naman sa ating time ngayon, yung mga tropa mo na yayayain ka magbisyo, o kaya naman yung jowa mo na yayayain ka mag-mall kaysa mag-life group. Diba? Abay sana all, diba? May nagyayaya. Pero God gave a strong warning about those people na nag-influence para gumawa ng kasalanan ng iba. Sabi niya, it's better for them to be hung in a millstone and be thrown into the depths of the sea. Kaya let's watch ourselves, baka tayo na pala yung nag-i-influence sa iba para magkasala. Kaya mga kapatid, huwag tayong bad influence. Sabi sa pangalawa, bakit tayo nagkakasala? Because we are provoked by our own flesh. Ito yung mga kasalanan na ginagawa natin mag-isa. Example nito, laziness. Tamad ka mag-devotion, tamad ka mag-pray, tamad ka mag-church, tamad ka mag-life group, tamad ka kahit wala naman nagsasabi sa'yo na gawin mo yun. O kaya naman sa pornography, you watch it kasi kahit wala naman nagtuturo sa'yo. And some things like that. Sabi niya, if your eyes causes you to stumble, pluck it off. Or your hands causes you to stumble, cut it off. We don't take it literally. Pero God wants us to know na it's better for us to become blind and crippled kung magpapatuloy lang tayong magkakasala. And as I conclude, mapapansin natin na gumamit ng mga exaggerated statements si Lord, like it's better to die sa mga taong bad influence and to cut off your hands or pluck out your eyes if it causes you to stumble. Gustong ipakita sa atin ni Lord na seryoso siya sa pagligtas sa atin to end our sinful life. Yeah, well, as we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we already received salvation, pero hindi natatapos ang lahat ng yun doon. In fact, sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 12, continue to work out our salvation. Ibig sabihin, sa pagtanggap natin kay Kristo, mamuhay tayo ng may kabanalan. Pero if you accepted Jesus Christ pero patuloy ka pa rin namumuhay sa kasalanan, then, sorry, heaven is not for you. Kung sa oras ito, seryoso na tayo to overcome our sinful living, I am inviting you to pray. Panginoon, pinupuri ka namin at tinataas at sinasamba sa umagang ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at sa mga times na hindi kami seryoso in dealing with sin. Dalangin po namin to continue to pour out your blessing and power at lumakad kami ng may banal na takot sa inyo. Hayaan po ninyo na maging matagumpay ang araw nito. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.